Simula nga po sa pagiging isa sa mga pinakakulel at sa standings ay bigla na lamang nga pong umaangat ngayon ang Los Angeles Clippers sa pagiging ika-top 6 sa Western Conference. Yan naman ang ating unang storya ngayon na sasamahan ko na rin ng balitang binastos nga daw ni Victor Wembanyama, si LeBron James at ang sinasabing bagong napakalakas na Big 5 na posible pang mabuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Alam naman nga po ninyo mga idol na simula nga po ng kunin ng Los Angeles Clippers si James Harden sa isang trade ngayong season, hindi na nga agad naging maganda ang performance ng kanilang kuponan matapos magsunod-sunod ang kanilang talo. Dahil na rin dyan, panay pambabatikos nga po mula sa mga fans at analyst ang kanilang natatanggap. Ika nga, isang malaking pagkakamali nga daw ang pagkuha nila kay James Harden mula sa Philadelphia 76ers. Pero makalipas lang mga po ang ilang linggong paggawa ng adjustment sa kanilang rotation, sa wakas gumagana na rin naman nga po ngayon ang kanilang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, matapos nga po silang manalo sa kanilang huling game laban sa New York Knicks, umabot na nga sa 7 games ang kanilang winning streak. Samahan mo pa ng katotohanan na dalawang beses pa lamang nga silang natatalo sa kanilang huling 10 laro. At ang maganda pa nga po dyan, simula nga po sa pagiging kulelat nito sa standings, umaangat na nga sila bilang top 7 sa Western Conference. Kaya tahimik nga po ngayon ang mga nambabatikos noon sa Los Angeles Clippers. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang binastos nga daw po ni Victor Wembanyama sa LeBron James. Gaya nga po ng naibalita ko sa inyo, matapos nga pong matalo ng San Antonio Spurs ang Lakers noong nakaraang araw, naputol na nga po ng kanilang team ang mahaba-habang losing streak. At sa kanilang pagkapanalo, agad nga pong hindi at dinisrespect ng kanilang super rookie na si Victor Wembanyama ang Lakers na si LeBron matapos nitong sabihin hindi man lang nga daw siya nagulat o kinabahan na kalabanin ito sa unang pagkakataon sa kanyang karir ang isang LeBron James. Yes mga idol, parang normal na laro lang naman nga daw po ang naging laban ng Spurs at Lakers. Kasabay nga po ng pahayag na ito ni Wembanyama, nagalit nga po dito ang ilang mga fans ni LeBron at ng Lakers, gayong parang binabaliwala nga nito ang mga nagawa ni LeBron sa NBA. And speaking of Lakers, dederecho tayo dito sa ating huling pag-uusapan sa sinasabing bagong napakalakas na Big 5 na posible pang mabuo ng Lakers. Ayon nga po mga idol sa inilabas sa balita ng isang NBA insider, bagamat man nagdadalawang isip ang front office ng Lakers kung gagawa sila ng trade o hindi, ay seryoso para naman nga po nilang kinukonsidera since meron talaga sila ngayong malaking tsansa na makabuo ng bagong Big 5 kung sakasakali mang makipag-negosasyon sila sa Chicago Bulls. Yes mga idol, naibalita ko nga sa inyo, imbes nga po na si Zach LaVine ay mas gusto nga po ni Rob Pelinka at ng Lakers na makuha sina Alex Caruso at DeMar DeRozan, since kapag nasungkit nga nila ito, maaari nga silang makabuo ng isang bago at mas malakas na super team kasama sina Austin Reeves, LeBron James at Anthony Davis. Bagamat man kailangan nila ditong magsakripisyo ng ilang mga players at draft pick, magiging worth it rin naman nga ito since magkakaroon sila ng isang starting lineup na hindi mauubusan ng opensa sa 3-point line, mid-range at sa ilalim ng basket, plus meron pa nga itong napakagpit na depensa sa perimeter at front court. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.